Good afternoon mga bossing. So yung mga nag-request kung paano baklasin to. So ngayon tuturo natin kung paano magbaklas ng stock fender kasama yung mga wiring, no? So una sa lahat, kailangan nyo ng 4mm na Allen, no? Or doon naman sa stock kasi ito ay 10mm pa, no? So pinalta na kasi, kaya 4mm na. So yun, tanggalin nyo lang to guys. So maunang tanggalin itong cover ng mga wire, no? Saka ng battery. So pag kinalas nyo to guys, makikita nyo agad is yung battery. So ayan, nabaklas na natin. At ano yung mga request nyo sa mga nag-request sa akin kung paano magbaklas na ating fender, no? So ito yung stock fender, babaklasin na natin. Ituturok sa inyo. So yun, ilahin nyo lang tong rubber na to. Nakasok-sok siya, mayroong rubber yan dito. So kaya dito na lang, pwede nyo ganyan muna. Yan, okay na yan. So ito, may battery siya. Kailangan tanggalin nyo yung battery. As in, hindi naman as in tatanggalin, yung rubber lang muna. Then, aangat nyo yung battery. Makikita nyo yung mga wire. So, ito yung mga wire niya, guys. Yan. So, ito yung mga socket ng tail light, yung plate light, at mga signal light. So, ito. Bunutin lang nyo ito, guys. Yan. So, dito, medyo kabisado naman na natin kahit hugot lang ng hugot, no? Yan. Tapos, ito yung plate light, kasali yan pag tinanggal nyo, no? So may iwan dito guys is yung sa tail light na yan. So pagbaklas na, natanggal nyo na lahat. Mayroon pa yung clip doon sa loob na mapapansin nyo, puputulin nyo na yun. So yung clip tatanggalin nyo na rin para madali ang pagbaklas. Medyo tukutin siya, no? Pwede namang hindi na rin. Kaso may hirapan kayo maghila nito mamaya. So, dapat talaga baklasin. So, papalitan na lang natin. Meron na tayong cable tie. Yan. So yan, baklas na lahat yung mga connection ng ating harness sa signal light at saka sa plate light. So gamit naman kayo ng 10mm na socket wrench, no? Para matanggal ito. So yan. So counterclockwise yung pihit. So makuha nyo dito guys is 4 na nut, no? Kaya natin ito binabaklas, magpapalit si Pops ng tinatawag na tail AD, no? So yun, dalawa na lang. Nag-request sa ako na minsan ito. So yun, pagbigyan na natin sila. Sakto, meron tayong tropang dumating. Papabaklas nito. Yun na pag naubos na yung pinakang apat na piraso, yan ganun lang. So tanggal na siya guys. So yun, baklas na, pwede na kayo mag install ng tail teddy. So ito nga pala yung papalit nya, ito. So yun, kakabitan nyo na kasi nito, kaya pinabaklas sa atin ni Pops, no? Yan, meron na rin siyang signal light. So dami yung signal light daw, kung ano kakabit nyo dito. So meron pa siya nito saka ito. Tapos meron siya ito. Para sa akin lang, no? Suggest ko lang sa inyo. Mas maganda kung gumamit kayo nito.
Kasi ito, napakalakas talaga ng ilaw niyan, no? Kumpara dito sa mga pan, mahina lang. Maganda yung nabili yung Teddy, no? Kung mapapansin nyo, meron isang plate light na LED. Yan, no? So, maganda. Nakuha ni Pops. Kung kasi nito nabili. So, yun lang, guys. Ganun lang kabilis magbaklas nito. Yan. Maya-maya pa naman kasi kakabit ni Pops. At may lakad pa siya. So, ibabalik natin muna yung battery. Ayan. So, kaya ginanto ko muna, mamaya doon na ikakabit pa, sabi ni Pops yung kanyang tail peg. So, kung ikakabit ni Pops yun, at kung dito ipapakabit, isasama na rin natin sa vlog na, para mapanood nyo kung paano ilagay. Ayun, may grinder na naman tayo. Makaparesta na tayo sa grinder. Mayroon na naman tayong background music. Ayan, balik na lang itong mga to. Hindi pa natin kakabit yung tail teddy ni Pops kasi magkakabit pa tayo na ipapaayos pa natin yung bracket sa ilalim. So yun, ayos na. Tanggal na agad, yun na kabis. So alam nyo guys, pag baklas yung fender ng Sniper 155, napakalinis din yan. Mapapansin yun. Pogi ng Sniper 155 pag walang fender, no? Ang linis. No? Laki ng pwede niya. So yun guys, maraming salamat at ito na yung request nyo. Thank you so much sa mga sumasubaybay. Thank you.